Good morning everyone. Tara, basa na tayo na ating Bible, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 10 March 2024. Nandito tayo sa Awit chapter 90, ikaapat na aklat, mga awit 90-106, ang Diyos at ang tao, panalangin ni Moises, ang lingkod ng Diyos. Awit, sabayan niyo ako ng basa, guys, para pare-pareho tayo dito matuto at mag-aral tayo ng salita ng Diyos at history na rin ng Israel ito. Awit chapter 90 verse 1, Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha. Itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Awit chapter 90 verse 3, yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alubok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Verse 4, kaya guys, huwag magtaka kung mamamatay ang isang tao kasi talaga namang doon tayo babalik sa alabok. Ulitin ko yung verse 3 ha. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Verse 4, ang sanlibong mga taon ay para pang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Verse 5, mga tao'y puwapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa paningin. Verse 6, parang damong tumutubo, may taklay na bulaklak. Kung gumabi, nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Verse 7, sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Verse 8, aming mga kasalanan sa harap mo'y nahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Verse 9, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang, ito na basta lang dumaraan. Verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit noong buhay namin ay puno ng dos at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Tingnan mo yung buhay natin noong araw, guys, oh. Nakalagay sa Awit chapter 90 verse 10. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, 70 years old. Minsan na may 80 kung kami malakas. So, umaabot tayo ng 80 years old. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dos at hirap po paano pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Kaya yung panahon ng mga noong araw pa talaga na umaabot sila ng 900 years, 700 years, parang pag-iisipin mo, 10% na lang yung buhay natin sa buhay nila nung araw. Tingnan mo naman, hanggang 70 na lang tayo, tsaka 80 taong gulang. Okay, kaya swerte na tayo pag umabot tayo ng 80 years old pala. Okay, verse 11, ang tindi ng iyong galit, ulitin ko ulit yung verse 10, naaaliw ako dito eh. Awit chapter 90 verse 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dos at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Verse 11, ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok, sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Verse 12, dahil itong buhay namin maikli lang ng panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Verse 13, hanggang kailan pabayawi ang ganitong kalagayan, parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Verse 14, kung umaga ipadama iyong wagas ng pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Verse 15, at ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ang panahon ang ipalit na ligaya. Verse 16, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Verse 17, Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawain, magtagumpay nawa kami. Awit chapter 91, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Awit chapter 91 verse 1, siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Verse 2, ay makakapagsabi kay Yahweh mo ugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi akong pinagtiwalaan. Awit chapter 91 verse 3, sa panganib at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit ano mang matinding salot ay di ka magdaranas. Verse 4, lulukuban
Kaya nga guys, pasalamat tayo noong panahon ng COVID-19 at tayo ligtas. Nakaligtas tayo. Okay, verse 3, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Verse 4, lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Ingatan niya at ipagsanggalang pagkat siya ay matapat. Amen, Father God. Kasi talaga, pagpasalamat talaga natin yun. Pero mo sa dami ng bansa guys, lahat, syempre, lahat ng buong mundo yun eh, may COVID-19. So, swerte tayo at hindi tayo dinapuan yung salot na yan. Okay, verse 5, awit chapter 91, verse 5. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay maging sa gagawing. Bigla ang paglusob na mga kaaway. Verse 6, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natatiyak mo. Di ka maano. Verse 8, ikay magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Awit chapter 91, verse 10, di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Verse 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako maparoon tiyak kang iingatan. Verse 12, sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato pa amoy hindi masasaktan. So yung, kumbaga, pinaka-assistant ni Father God, yung mga anghel. Okay, verse 12 ulit guys. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Verse 13, iyong tatapakan kahit mga ahas. Hala, takot ako sa ahas. Awit chapter 91, verse 13, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente liyong mababangis. Verse 14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa, ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Verse 16, sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Basahin pa ba natin yung ano? Parang hindi na yata ako aabot. Yung chapter 92 ba guys? Titingnan ko kung mahaba. Pwede pa. Awit ng papuri sa Diyos. Isang awit para sa araw ng pamamahinga. Awit chapter 92, verse 1. Ang magpasalawat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit talaga, purihin ang alang kataas-taasan. Verse 2, pag-ibig niya ang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Verse 3, ito ipahayag sa saliw ng alpatuktuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Verse 4, ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Verse 5, O pagkadakila kay dakila, Yahweh, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Verse 6, sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip, ni mauunawa ng sinumang mangmang. Verse 7, ang mga masama kahit na dumamit sila'y, may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapahamakan. Verse 8, sapagkat ikaw lang Yahweh ang dakilat walang makatulad. Verse 9, nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipilan. Verse 10, ako'y ginawa mong sinlakas ng turong mailap sa gubat, ako'y pinagbalat
pawang kagalakan aking dinaranas, verse 11, aking nasaksihan yaong pagkalupig na mga kaaway, pati pananaghoy na mga masamay aking napakinggan. Verse 12, tulad ng palmira ang taong matuwid, tatatag ang buhay, cedar ang kagaya, kahoy sa Libanon, lalagong malabay. Verse 13, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Verse 14, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Verse 15, Awit chapter 92, verse 15, ito'y patutuo na si Yahweh ay tunay na matuwid, siya kong sanggalang matatag na batong walang karumihan. Bukas na itong chapter 93, guys. 11 na tayo bukas. Ang bilis talaga ng araw, guys. March 2024. 11 March 2024. Okay, bye everyone. God bless.